Waves. What's up, guys? Welcome back to my channel. AG here at isang panibagong episode na naman. Samahan niyo ulit ako at enjoy watching. Dito na ako sa dagat nagsusuot ng foot socks, guys, para hindi siya madaling nasira at iwas na rin sa buhangin na makapasok. Kasi napaka-uncomfortable nun kung ganun. And as always, palagi ko itong ginagawa, guys. Makikita niyo yan sa previous videos ko. Now we're here in the spot. Load na natin yung rubbers and let's get ready for some action. This is my first drift of the day. At pelagic season ngayon nung time na to, guys. Kasi palit ang buwan. Diyan ako madalas nakakuha ng malalaking isda. Sa mababaw lang muna tayo ng part, guys, since warm-up dive lang muna to. Aangat na sana ako, guys, pagdating ko sa bottom, pero pansin ko yung mga bait fish iba yung kinikilos, kaya naantay ko lang muna, baka may dadaan. At yun, may dalawang king mackerel o tangigi, guys, sa di kalayuan, pero papalapit, around 3 kilos fish ata to. Medyo maliliit pa kaya di ko nalang tinira. Papalakihin muna natin kaunti at babalik din yan sa spot na to. Second race of the day at doon pa rin tayo sa spot na yun, guys. Nagbabagkasakaling medyo malaki-laking max na yung dadaan. Yung mga bait fish, guys, doon lang sa malapit na kukumpulan, kaya malaking chance na dito dadaan yung mga malaking isda. At may isang bluefin trevally, guys, na palapit. Halatang curious to kaya hindi ko nalang tinawag. Nagtago na lang ako ng maayos at nag-scratch. At yun, hinanap niya ako saan nagagaling yung tunog. Medyo nakababa yung tira ko, guys, dahil sa angle. Kaya nakapag-reef yung isda. Pero it's a good holding shot naman, kaya breathe up muna ako ng maayos, saka ko na i-recover. Habang kinukuha ko yung mga nakasabit na line, guys, biglang may naghan sa likod. At yun, paglingon ko, isang good size na king mackerel. Around 5 or 6 kilos fish. Pero okay lang, nakasecured naman tayo ng isang isda. Biglang nagbago yung current tong time na to, guys, kaya umuwi na ako na ito lang huli. Pero bumalik naman ako agad kinabukasan. Second session, guys. Papasok na yung habagat kaya medyo maalo na. At pagdating mo sa spot, eto agad yung sasalubong sa'yo. School of Indian Mackerel or Big Mouth Mackerel.
Pagandyan sila sa mababaw na part guys, may nagahan talaga niyan sa ilalim. Kaya, after a couple of dives, ito yung pinakaunang isda ko sa araw na to. Paglapag ko talaga sa bottom guys, sinalubong agad ako, isang dog-tooth tuna. First run ng mga isda na to guys, sobrang lakas niyan kaya hinahayaan ko lang. Pero nakahawak ako sa line para iwas abit sa reef. Pagluwag ng line guys, sinihila ko yan ng mabilisan para lolobo yung diaphragm ng isda at madaling mapagod. Ito yung stringer ko guys o lagayan ng isda. Mga lumang monoline na magagamit pa naman. Ilalagay lang natin to guys sa ilalim at hindi sa buoy para hindi mabigat hilahin. Another drift of the day guys at sana may ibang pelagic pa na dadaan dito. Sinalubong agad tayo ng Maori Sea Perch o Maori Snapper guys pagdating sa baba. Pero pelagic fish yung target muna natin ngayon guys kaya focus muna tayo dun. At malaking dogtooth na rin yung nahuli natin guys kaya okay na yun. Kung napapansin nyo guys na wala yung mga bait fish, yes, nagbago kasi yung current nung time na to, baka nasa malalim na sila na part ngayon. At after lang dives wala talaga, kunin na natin yung isda guys and let's go home. First blood of my new rubber here from Aquatic.
Pacific North. Shout out, Sir Wazo. Here it is. The 14.5mm small ID rubber. Right. So, thank you for watching, guys, and I hope you enjoy. Stay tuned for more videos.